gagawa tayo ng Batangas Lomi. So, gagawa muna tayo ng kaldo. Papakuluan natin yung karne para yung sabaw niya, or kung may buto-buto kayo. So, yung sabaw niya, yun yung magiging sabaw nung lomi natin. Okay, so, let's start na. I-on na natin yung induction. And then, hintayin natin siyang kumulo. So, lalagyan natin siya ng asin para may lasa. So, yun. Hintayin natin siyang kumulo and then, balikan natin siya mamaya. So, ayan, kumukulo na siya. Mamaya, isasama natin yung atay. Madali kasing maluto yung atay. So, kaya sa pahuli na natin siya ilalagay. Okay? Ayan. Dahil kumukulo na, lalagyan natin siya ng asin. Rock salt yung nilalagay ko kasi wala kaming iodized salt. Ayan. So, yung karne dito, pwede din natin ihalo mamaya sa loob. Pang toppings. Okay, check natin yung karne kung malambot na. Malambot na siya. So, pwede na nating tanggalin. Saka natin ilalagay. Next, ilagay naman natin yung atay. Then ang atay, then para mamaya pag nagluto na tayo ang lomi. So may kaldo na tayo. Kaldo, malambot pala, hindi kaldo. Kaldo. So, yun siya. Yan. So, yun na po. Meron na tayong kaldo para mamaya. So, see you later, guys. Yan. So, pag kumukulo na, ilalagay na natin yung miki. Pag nailagay na yung miki, takpan natin hanggang kumulo. Yan, dahil kumukulo na, lalagay naman natin ang cornstarch, pampalapot. Pwede nyo tunawin sa ano, pwede rin hindi. Pwede ganito. Kaya lang pag ganito, baka magbuo-buo. So, kailangan yung haluin. Haluin mabuti para hindi magbuo-buo. Ayaw nung ate ko yung sobrang lapot. So, konti lang yung nilagay ko. Inaan natin yung apoy para hindi masyadong malabsak. Okay. Yan. Kaya lang hindi pa siya ganong malapot. So, nagbuo-buo siya. Next nating ilalagay is yung egg. Next natin ilalagay is yung itlog. Isang itlog lang. So, haluin natin siya agad para hindi mabuo-buo. So, yun yung isang pampalapot natin. Itlog. Okay, next is corn, paminta. Huwag nyong damihan. Depende sa kung gaano karami yung gusto nyo. So, yan. Lahat na natin, kukunti naman eh. Ayan. Medyo nababad ko ng matagal sa tubig tong Mickey. Kaya medyo malambot. Pero mas maganda yung hindi masyadong malambot. So, sa susunod,
Huwag niyo ibababan ng ano sa tubig ng tagal. So, luto na ang ating lomi. Natin yung half ng ating sisiyan. Ah, init. So, half lang muna. Ah! Hahalu-haluin natin para hindi masunog. Pag medyo lumobo, tapos naging brown na, saka natin hahanguin. Ito yung nagpapasarap sa lomi. Sikiyam na toppings. Iba naglalagay ng hotdog, sisig. So, depende sa inyo kung ano gusto yung toppings. So, pero normally may kikiyam talaga siya. Kasi yan yung nagpapasarap sa lomi natin. Ayan, so naging kulay brown na siya, tapos lumobo na siya, so pwede na natin siyang hanguin. So hanguin na natin siya. Ay, siya natanggap na ako pa. Hanguin natin. Pwede niyong lagyan ng nilagang itlog. Wala lang kaming nilagang itlog, kaya ito pa lang. So, that's our lomi. Tapos, yung pampalasa natin, toyo, sibuyas, sili. Yan. Kalamansi. So, kain na na tayo. So, ginagawa ko, may separate, plate para sa ilagay ng sauce. Ay, nalaglag. Yan. So, medyo malambot yung naluto ko kasi natagal yung babad sa tubig. So, yan. May tofu sisig din kami. Okay. So, yun siya. So, ganito yung pagkain ng lomi. So, lalagay mo yung toyo sa lomi. Para may lasa. Dito ko na. Ano 'yung mga sulit? Okay. Ano 'yung mga sulit?